Hi everyone, welcome to my channel. Ngayon guys, kanina nagpatrol ako. So kailangan talagang magmasid-masid sa ating mga halaman dahil lalo na sa tag-init sa summer time kasi hindi mo lang mapapansin meron na palang kakaibang nangyayari sa ating halaman. So ito, nag-check ako. So meron akong nakitang medyo kakaibang, ayan, kung nakita ninyo, oh. Ayan guys, oh, ayan. Nagmashi yung ilalim. So ito siya si Echeveria. Si Echeveria Lab Poem. Si Echeveria Lab Poem. So ilagay ko sa screen kung anong hitsura niya kapag nag-matured siya. So ito siya since baby pa. Wala pa akong nakuha ang ano nito. Wala pa akong naipropagate nito kasi baby pa to nung nabili ko. So medyo ngayon is medyo malaki-laki nga siya pero nagkasakit. Ayan. So sana makakuha ako ng mga ano nito para makapag-propagate din ako. Ayan. So ang ganda nito ng ano, ganda ng kulay nito kapag ano na siya, kapag mag-matured na siya. Ayan. Kasi baby pa lang to. Ayan. So tingnan natin, check natin guys. Ayan. So ayan oh. Ayan. Kita niyo yung itim. Ayan. So ito talaga ang dapat iwasan lalo na ano, yung i-rain or shine ninyo, ayan, ang ano. So, dapat talaga mag-iwasan yung halaman na i-rain or shine kasi nung nakaraang araw dito is umulan siya tapos kinamukasan biglang init. So, ito ang nangyayari madalas lalo na pag nabasa itong ano, halaman, yung lupa basa. So, biglang uminit. So, yung lupa para siyang nagsasauna na. Ano yun, iinit yung lupa kapag basa lagi yung lupa, parang nagsasauna. So, ayun, magkakasakit yung halaman, magkakapungos, at mag-start muna siya ng ganito. So, sana, meron akong makuha kasi wala pa akong propagation nito. Ayan. Ayan o. Oh. Kita ninyo o. Oh. Ayan o. Oh, itim. So, sayang. Sana meron tayong maisip na kahit ilang dahon lang para makapag-propagate. Ayan. Ang daming ano. Ayan. Parang lahat na yata nakapungkos siya. Ayan. Ilang araw lang no. 2 days lang ganito na nangyari. O, ang bilis. Ang bilis ng ano niya. Ayan. Parang ano ito. Okay ito. Ayan. Medyo okay siya. Sana pwede pa itong mag-baby. So, i-ano natin to. Ito din. So, sana kahit tatlong dahon lang makuha natin, okay na. Ito, hindi na siya pwede yata. Parang hindi na siya pwede kasi yung gilid ng dahon parang nag-mashi ito. Sa gilid ng dahon parang mashi. Ayan. So, hindi na siya pwede. Hindi na din siya pwede. Ayan. So, no, wala tayo magagawa kapag ganito na. Ayan. Hindi na siya pwede. So, tabi natin yung medyo, ano, baka sakaling may pwede pa siyang may propagate ng dahon. Ayan. So, wala na talaga sir. Zero. Ayan. Yan na guys. Yan ang nangyari. Ayan. So, isa talaga sa dahilan na kapag nag-ano yung halaman ninyo, iwasan ninyong maano mabasa, lalo na pag summer. Ayan, wala nang natira. Ayan, ang gaganda pa naman ng ano niya, ng itabi natin to. Tingnan natin yung ano niya, yung ugat niya, kung okay ba yung ugat, kung basa ba siya. Ayan, so talagang basa siya, ayan.
Naulanan kasi siya nung madaling araw. Ayan. Tapos kinabukasan biglang uminit. So, ayan na nangyayari. Ang ganda pa naman ng ugat. Oh, fresh na fresh pa yung ugat. Oh. Ayan, napaka-healthy sana ng ugat. Kaya lang, ano siguro nag... Yun nga. Kapag iinit yung lupa, magkakaano sila. Magkakasakit sila. Napaka-ano lang. Kaya kailangan pag... Halimbawa, nagdilig kayo, ano, electric fanan nyo. Ang ano ko kasi, mga halaman ko walang electric, hindi ko nilalagyan ng electric fan. Ayan, wala na. Wala, wala nang nasave. Ayan. Ang ganda ng lupa niya, ang healthy ng lupa niya, ang ng ugat niya pala. Ang healthy ng ugat sana. Ayan. So, wala na tayong maano guys, maisave. Ito lang sana itong tatlo is, ano, makapag-propagate tayo ng naiwang tatlong dahon. Ayan. Yan lang naiwan, guys. Tatlong dahon na lang naiwan. So, iwasan nyo talaga yung ano, yung marine or shine. Kasi, halimbawa, umulan ngayon, tapos biglang, kinabukasan biglang uminit. Ito ang mangyayari sa halaman ninyo. Magkaka, ano siya, magkaka fungus, magmash yung dahon at tapos ayun, ano na siya, magkaka fungus na siya, wala na, hindi na pwedeng ano. Kung siguro kung napansin nyo agad, pwede pa siyang i-cuttings, ayan, pwede pa siyang ma-save. Pero ito, ang bilis niyang kumalat, wala pang ano, wala pang 3 days, ayan o, mula nung umulan. Ano kasi, may bubong yung ano ko, yung malaking lagyanan ko, pero ang problema is yung sa gilid, kapag humangin ng malakas, nababasa sila. So ayun. So nabasa sila, 'yun nangyari. Tapos kinaumagahan, ano, uminit. Nag-ano siya, uminit siya, kaya ganyan nangyari. Yun lang guys, so sana itong tatlong dahon na to is meron tayong makapag-propagate siya ng bagong baby. Ayan, ito na lang pag-asa ko sa lab poem. Ayan, ganda pa naman ito. So yun lang guys, thank you for watching. Please subscribe. Bye-bye.